PSP. Kala ko magto 2-man marks man eh. Oo, oh, diba? Kasi may setup eh. Possible. May suntok eh. Tsaka, Kimi is one of the heroes na pwede mo pang counter sa isang par sa also the carry. Kasi yung range difference ng dalawang heroes, sobrang laki ng agwat, diba? Tsaka, the double tank setup talaga is only gonna be viable as well if you already secure the carry or ban the carry. Yes. So, doon pa lang makikita mo in regards with the drafting, medyo nakalamang somehow dito Blacklist International. Pero syempre, gusto ko marinig sa inyo on the second game dito, BSP versus Blacklist International. Ikaw naman ang una kong tatanungin, Berting, who would you go for the pick dito? I think I will go for the Blacklist International because of the burst damage from Parsa, Selena, and carry as well in the late game potential. Also, yung front lane din eh. Sobrang initiator and counter initiator. Robby? I'll go for Blacklist International. They have a balanced lineup for early, mid, up until sa late game. So, medyo magsishake lang dito ang side ng BSP pagdating sa mid. Kasi alam naman natin, medyo kumukulang ang damage ng isang Granger. Later on na kailangan aabangan natin yun. Ako, syempre, ang panel host most of the time ang nagbe-break dito sa dalawang panel. They go both for Blacklist International. Ako naman, still, lineup-wise, going to the late game, I would go for Blacklist International. But I would like to see a very good execution ng early game dito from BSB. I would go for BSB. That's gonna be a 2-1. Pero syempre, pakinggan natin ang sasabihin ng ating mga casters. Please take it away. Kaya na bang tapusin ng Blacklist ang series na to? Uwian na ba? O, wala lang. aabot tayo sa game number 3 para dito sa BSB. 2-1 ang boto. Actually, 2-0 lang talaga. Nakikisali lang talaga yung tropa natin sa Roguna. Manjin po tandem. Mga kaibigan. Eto na. Mm-hmm. Sobrang hype! Let's go! Sabihin nyo. Woo! Eto na. Mga kaibigan, Blacklist International versus BSB. Game number 2 of this best of 3 series. Our final series for today of MPL Season 5. All right, so Wilson on the thumbs. Jerox no para sa Granger dito kapuan para naman sa Halos. We got Trevor here on Rafaela and Shadow QT for the Joy. BSB Aqua, blue side. Aqua gagamit dito ng Parsa, Edward as the Selena, Riddler as the carry, Killer as the Uranus, and si Honda Beast ang gamit ng Akai. And kapansin-pansin na hindi naglalaro si The Big Diesel. Yes, si Paring Dexter. Paring Dexter. So kung papansinin mo ngayon, gustong umariba ni Kapwan at ni Trevor dito sa Serpent. Delay lang yan. Classic one delay yan. Actually, yung pinaka-baseline ng running meta natin. Meron naman ba ni sila dong, ha? Meron lamang yung Varsa natin dito. Let's see, nag-reve force talaga on getting that delay kay Arbok. Ay! Naku, na-reset si Arbokchi, mga kaibigan. Yung buhay niya, grabe yung regeneration. Hindi pa rin siya balasin dito. Sumama na rin siya para Wilson. And now, that's the reverse plan. Nasecure dito ng mga tag-Blacklist International. Shari QD flickering away. And that's it. Jerox no also bouncing out. That's an overall 3-4-0 para sa Blacklist. Yun ang, pagkakamali. Gawin mo ng 4-0. Gawin mo ng 5. Sabitin yun. Upos! Walang mag-isa. Upos, pati pang tubos. Hindi ko alam kung mali ba ang pagpindot, pero tinulak at yung direksyon ng pagtulak ay pabor doon sa BSB. Napaaga ata yung flame shot or sobrang lapit ng flame shot to the point na natulak, hindi na calculate. Alam mo yung ano, mauhuli mo na ng pokeball si Arbok? Oo, pero nakawala. Libre. Nakawala. Alam mo yung ano, yung tipong ano? Nag-test ka sa coronavirus, negative ka, pero positive ka sa drug test. yun yung nangyari. Kaya tignan mo ngayon, ang dahil doon, na-disrupt na yung rotation nila, Shinbo. Hindi ka nga nag-positive sa COVID, hindi ka no? Pero nag-positive ka sa drug test. Ka sa kung ano-ano eh, no? Kulong ka pa rin nun. I-derp ka pa rin, mas okay na makulong ka sa bahay mo. Kesa makulong ka sa kulungan. Yan ang philosophy. mga tropa natin dyan, ha? Mga kosa natin dyan. Kosa, alam naman natin. Kosa, quarantine na kayo. Medyo matindi mga checkpoint natin ngayon. Eto na pagkakataon nyo para alam nyo na, maging safe at maging healthy sa mga kanya-kanyang bahay nyo. Huwag na kayong umatempa, no? Killer, yeah. That's gonna be it. Nice kite mula dito kay Aqua. Usually kasi, Kuya Shinbo, yung mga ganong klaseng instances sa game, kapag alam nyong
nagka-error kayo, tapos 5-man kayo na nagka-error, ang laking epektos nun eh. Mabaw na! Pag-sabay, nagiinuman kayo? Oo. Tapos biglang may umubo? Oo. Uy! Nagsak na! Bukbuk na! Bukbuk na! Booker din na, minsan na! Booker din na! Oo nga, ako nga, papalag, uwian na kaagad yan eh. Paganyan eh. Pero ang gusto natin sabihin kasi dito, it gave Blacklist International the opportunity para maging confident. Yeah. Tingnan mo, yun na yun. Naging confident sila. The problem is, for BSB, kailangan manatili yung discipline nila. Yeah. Kailangan mag-farm lang ni Jerax, no? Yeah. Kasi may damage pa rin ang BSB dito. Medyo mabuti, mga kaibigan. 1-7 kasi to, di ba? Hindi lang naman sa 1-7, tingnan nyo yung assist KDA ng Blacklist International. Everyone is involved for the kills dito. At mag-involve pa rin sila lalo. Nakuha pa nila dito yung turtle na pinasimulan dito ng mga taga-BSB. May bonus pa! Si Kapwan dito na nawala. Tinalo lang dito nila killer and get killed here against Kapwan, and that's 2-for-none. Nanakaw na nga si Arbok. Nanakaw pa si Donatello. Si Donatello. Si ano, si Bulbasaur. Si Blastoise. Nanakaw pa. Oh my glove. Yung update kasi ng Mobile ML, ano yan eh, si Arbok doon. Si Arbok, si Blastoise. Blastoise, diba? Tapos si ano to. Tapos si ano. Si Pin, si Charmander. Oo, Charmander. Actually, kamukha niya si Mu. Si Mu. Yung ano, kalaban ni Phoenix. Hindi eh. Monster Rancher? Yung dalawang mortal na mag-aaway. Ano yan? Ah, sina Holy. Dati yan, sina Mochi. Dati. Oh, nung bata ka. Kamukha ka mukha. Kwento ng tito mo yan. Kwento ng tito mo. Ang tanda ng tito mo ah. Monster Rancher? Oo, di ko na naabutan yun. Oo, di ko rin naabutan. Gamble lang, gamble na yung pinakaluma. Di ko naabutan yun. Yung Monster Rancher, parang ano rin yun, kasunod ng mga BTX yun eh. Kwento lang ng tito ko yun eh. Yung maintenance na rin kasi yung mga tito natin eh. Huli comes na to. Huli comes. Feeling ko, it's so, feeling ko Booker din eh. Hindi, guys, wala na mga kabayas-bayas dito, pero nandahil kasi sa isang specific na nangyari, no? Nabigyan yung Blacklist International ng confidence, mag-take ng risky place. Yeah. Kasi alam nila na nasaiko na yung BSB. Pag tinignan mo siguro power spike niyan, baka yung 7-minute power spike niyan, nakuha nila ng 6 or 5 Oo minutes. Nga, that eh. is very clear. I mean, kasi after nila makuha yung blue, nakuha pa nila lahat ng Lito. Hindi ko first score item na yun eh. Lito. Si Lito Laps. Lito Wanderer. Lito Wanderer. Oo, si Lita Lito. Naku, si Kapwan. Si Kapwan. Naku, Kapwan. Ayun na. Naging kapwa. Ayun. Mga kaibigan. Let's hear. Killer doesn't want to be killed here. Wapakels. Going as the main tanks. Wapakels talaga, mga kaibigan. Sa mga damage dito binibitawan ng mga taga-BSB. It doesn't matter though. Hangin, mga kaibigan, here for the Rhapsody. And that's it. Pressure ng Blacklist. And Shinbu, mind you, this is just the second turtle of the game. Oo, no? Pangalawang round pa lang ni Blastoise. Five minutes pa lang. Mali siya, man. Parang ang dami nang nangyari. Parang 2020. March pa lang, eh, no? March pa lang, pero ang dami na nangyari. No chill. No chill 2020. Eto na, kailangan makabawi ng BSB dito. Isang magandang Ariba mula sa BSB. Pag nakuha nila come sa Blastoise. Comeback. Totoo ba ang comeback? Eto na naman ba ang Road to Greatest Games? Kaya mamaya, Road to Greatest Games na naman. Oo. Comeback. Piling ko comeback siya yan eh. Piling ko. Babawi yan. Kaso si Riddler kasi, grabe na yung farm mo. Oh. Nakahuli ba ni Batman? Aray ko, babes. Oo, yung kanta ni Riddler. Aray ko, babes. Ang top din ng Feathered Airstrike, ladies and gentlemen. Hindi ka na makalapit eh. Oo, tsaka ano, Lightning Troncheon, 5 minutes, Endless Battle, 5 minutes. Oo. May Raptors Machete pa. Halos wala na. Halos, di-discount mo na yung mga 5-man face mask nila. Wala na. Ayun na. Bookers na, Shin. Book na. Ito na, tunay na ano. Tunay na lockdown. Nagka-value-1 dun sa Arbok, no? Oo. Nandahil kay Arbok eh. Arbok talaga, natulak eh, no? Oh my glove. Buti na ejector pabalik. Si Arbok lang ang naging dahilan eh. Ang ahas. Ang hirap guys eh, kasi you know why? Yung Blacklist, ito po kasi mangyayari dyan. Magpa-5-man lang yung Blacklist. Oy, alam na kasi nila eh, nanadali eh. Hindi lang yung, by the way, their composition is configured. They have Uranus. Harap lang yan. Wala kang mga damage kay Uranus dito. Tapos si Aqua, every cooldown of Feathered Airstrike, yun, mali na nga yun eh. Pintot lang eh, no? Ang ganda na sana ng ginawang reset ng BSB dito. Yes, nakapag-reset sila doon sa maling scenario. But the problem is, na-outplay ng Blacklist doon sa first Blastoise. Sa Blastoise. Doon sa police turtle. Kaya wala, naubos yung resources. To the point na sobrang taas na ng power spike ng Blacklist International. Yes. And remember guys, na the configuration of BSB here is on a team fight na prolonged kasi Rafaela sila eh. Pero hindi na. Hindi kaya habuli ng sustain ni Rafaela yung damage ng Feathered Airstrike dito ni Aqua. Oo nga eh. Kailangan siguro ng tatlong heal ni Rafaela. Ayun na ba? Dalawa lang. Dalawang ubo lang. Parang subverting lang. Dalawang, itatag mo yung tropa mong dalawang ubo na lang. Oo.
Ganun yung nangyari. Ayun, Blagadog. Homehuli ka. Feeling ko, Booker's oh my, Blacklist International just owning BSB for game number 2. Very dominating game there, ladies and gentlemen. Actually, ang gusto mo hulaan kung makakatagos ba sila sa Feathered Airstrike. Ang hirap nito para sa BSB. Kailangan nila ng damage pero bitin yung gamit eh. Nagpaulan naman ng ano, ng flame shot. Ayun. That is nice. Okay. Nakuha ng Torre doon. Ang base actually si Carry natin. Pero nangyari na, dapat mangyari si Boo. And that's it, ladies and gentlemen. Blacklist International taking game number 2.